Magandang araw, halina, at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito, sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Batid natin na ang ating bansa ay dumaan sa iba't ibang hamon dulot ng pananakop ng mga makapangyarihang bansa. Subalit sa kabila ng mga ito, tuluyan na ngang nakamit ng Pilipinas ang kalayaang kanyang hinahangad. Ngunit mapasaganon pa man, iba't ibang hamon pa din ang kinaharap ng mga Pilipino sa kamay mismo ng Pilipinong mamumuno. Hanggang sa maganap ang isa sa pinakamakasaysayang pangyayari sa Pilipinas, ang People Power, nakilala din sa bansag na EDSA Revolution. Matapos magwakas ang diktadorya na isa sa mga hamong kinaharap ng mga Pilipino noong 1986. Hindi dito nagtatapos ang mga hamon o suliraning sasalubungin ng mga Pilipino. Mga pangunahing hamon o suliraning kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Narito ang ilan sa mga pangunahing hamon o suliraning kinaharap o kinakaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Kahirapan. Ang kahirapan ay isa sa mga problema na kinakaharap ng mga Pilipino. Ito rin ay isang hamon o suliraning hindi matapos-tapos at hindi mabigyang solusyon. Mahigit 48% o 11.1 milyon ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing ang kanilang mga sarili bilang mahirap, ayon sa SWS survey. Kaakibat nito ang suliranin na maraming Pilipino ang walang hanap buhay. Ayon pa sa isang pag-aaral, 5 milyon ang child laborer o mga batang manggagawa na nagbabanat na ng buto sa murang edad. At 1.5 milyon naman ang mga batang lansangan. Ang NAPC o National Anti-Poverty Program ng ating pamahalaan upang mabawasan ang bilang ng mahihirap na bansa. Isa din sa programa upang maibsan ang kahirapan ay ang 4Ps, o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na ipinagpatuloy naman ng mga sumunod na Pangulo hanggang sa kasalukuyan. Ipinagbabawal na gamot. Ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot o droga, ay may kinalaman sa suliraning pampamilya. Kadalasan, dahil sa sobrang kalungkutan o pag-iisa at walang mapagsabihan ng problema. Kung minsan, ito rin ay impluwensya ng mga barkada. Ang droga ay nakakasagabal sa pag-unlad ng isang bansa, at maaari itong maging dahilan ng karumal-dumal na krimen tulad ng rape at maging ang pagkitol ng buhay. Dahil dito, naglunsad ang pamahalaan na tinawag na War on Drugs. Ito ang tugon ng pamahalaang Duterte sa lumalalang problema ng Pilipinas sa ipinagbabawal na gamot. Malaking bilang ng populasyon. Sa kasalukuyan, tinatayang ang populasyon ng Pilipinas ay nasa 110,707,106 ayon sa datos ng World Elaboration ng United Nations. Ayon naman sa Commission on Population and Development o POPCOM, tinatayang 200,000 ang ipinanganak habang may lockdown ngayong pandemya kung saan naantala ang ibang serbisyo gaya ng family planning. Sa kabila nito, nakita ng POPCOM ang pagbagal sa paglaki ng populasyon o population growth rate na nasa 1.31% na lamang. Edukasyon. Ayon sa isang pag-aaral noong 2019, isa sa 16 na bata o 1.3 milyong bata sa Pilipinas ang hindi nakakapag-aral. Sa nakalipas naman na 20 taon, isa sa 6 na bata o 2.9 milyong bata ang hindi nakapag-aral.
sa ranking, tumaas naman ang Pilipinas sa 102 na puesto mula sa 104 na puesto noong 2018. Gayunpaman, sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga batang hindi nakakapag-aral sa Pilipinas, kailangan pa din itong pagsikapan ng pamahalaan dahil lubhang mataas ang 1.3 milyong bilang ng mga batang hindi nakakapag-aral. Seguridad at katahimikan. Sa kasalukuyan, ilang mga armadong grupo ang kinukonsidera ng pamahalaan bilang mga terorista tulad ng CPP-NPA, o Communist Party of the Philippines New People's Army, Abu Sayyaf, MNLF o Moro National Liberation Front. Nariyan din ang pag-atake ng teroristang grupong Maute sa Marawi noong 23 ng Marso taong 2017. Ito ay tinaguri ang Marawi Siege. Nagsimula ang kaguluhan sa pag-raid ng militar sa leader ng Abu Sayyaf na si Iznilon Hapilon. Lumaban ang grupo ni Hapilon at hiningi ang tulong ng Maute Group. Dito ay nakubkob ng grupo ang mga pasilidad ng sibilyan, at nagkaroon ng sunog sa iba't ibang bahagi ng lugar at may mga pulis at militar agad ang binawian ng buhay. Naipit naman ang mga sibilyan sa kaguluhan. Dito, ipinahayag naman ng Maute Group na sila ay kabahagi ng ISIS o Islamic State in Iraq and Syria. Bilang tugon naman sa lumalalang kaguluhan sa Marawi, idineklara ni Pangulong Duterte ang martial law o batas militar sa buong Mindanao. Sa nangyari, halos nawasak ang buong lungsod ng Marawi sa lumalalang tensyon sa pagitan ng mga terorista at mga militar. Tumagal ang labanan sa Marawi ng 5 buwan. Sa labanang ito, sibilyan ang talo. Nawasak ang kanilang mga tirahan at nagmistulang mga abandonado. Sa kasalukuyan, pilit na bumabangon ang Marawi. Ang mga residente ay umaasang babalik sa normal nilang pamumuhay. Katiwalian at pandaraya. Ang Pilipinas ay nakararanas ng talamak na korupsyon sa sarili nitong pamahalaan. Madami ang nagsasabi o nangangako na susugpuin ang korupsyon kapag sila ay nahalal sa pwesto. Ang korupsyon ay nakaugat sa sistema ng politika ng ating bansa. Hindi kaila sa atin na kapag naririnig ang salitang politika, nakadikit na ang salitang korupsyon. Ang simpleng pagbibigay ng lagay para makalusot at mapabilis ang transaksyon, ang simpleng pagkuha ng mga supplies, ang simpleng paglapastangan sa public property, ay maliit na bahagi ng korupsyon. Ang ilan pang uri ng korupsyon ay ang mga sumusunod. Panunuhol o bribery. Paglustay o embezzlement. Panginikil o extortion. At pagtanggap ng kickback. Pandemya, ang COVID-19. Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na dulot ng isang virus na pwedeng magdulot ng kamatayan. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamahirap na hamon at suliraning kinakaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagdami at paglaki ng bilang ng mga taong nagkakaroon ng sakit na ito. Sa pag-usbong ng pandemya, maraming pagbabago ang naganap sa ating bansa. Nariyan ang pagbabago sa sistema ng edukasyon. Pagsasara ng mga establishments, gaya ng malls. Pagkansela ng transportasyon. Pagpapatupad ng lockdown. Pagkakaroon ng iba't ibang klase ng quarantine protocols. At kalakip din ito ang patakarang ipinapatupad gaya ng social distancing, pagsusuot ng face mask, face shield, at paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at alcohol. Ang lahat ng pagsisikap na ito ay para sugpuin ang COVID. Subalit dahil sa iba't ibang dahilan, patuloy ang paglobo ng kaso nito sa Pilipinas.
Sa katunayan, maraming mga ospital na sa Pilipinas ang punong-puno ng pasyente kaya naman ay pahirapang maghanap ng ospital ang mga taong nagkakaroon ng sakit na ito. Kung ating susuriin, mayroon namang lunas ang sakit na ito. Mayroon ng bakuna laban sa sakit na ito. Subalit dahil sa kakulangan ng pondo ay nahihirapang bumili ang Pilipinas ng bakuna. Nariyan din ang paglobo ng utang ng Pilipinas sa nakalipas na taon nang mag-umpisa ang pandemya. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.